Okay, so what's up mga bro? So nagbabalik tayo. Yan, busog na yung dalawa. So ito naman mga bro ay Kimco. Ano ba yung bro? 125? 150. Kimco Super 8 150 na medyo malakas sa gas. So ang problema, charging system, siguro malakas kasi sabi na bro, laging nagpapalit ng battery at lumulobo. So wala nang ibang dahilan yon. Ibig sabihin, mataas yung binubuga na output ng rectifier. Kaya nagkakaroon ng over voltage kung tawagin. Okay? So, siyempre, bago natin umpisahan, yung mga bago pa lang sa ating channel, huwag nyo kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated pag mayroon tayong mga videos na mga i-upload. Yan, sa battery, yan. Pinapang-start ko. Sa battery, yan. Eh ngayon, bago na battery niya. Ah, saan yung battery niyan, bro? Dito. Ah, nandiyan pala yung battery. Yeah, so, try natin mga bro, ha. Pakuha nga ng tester, man. Yan, gawin natin yung tester. At alamin natin yung battery. Ano to, 7L. 7A. Check natin mga bro, ano. Kung bakit siya nagpuputukan. Siguro mga tignan natin mga bro ha. So 13 bro, pwede mo mapandar yan. Puro 5.7. Sakto. Puro 5.9, 15. Antayin natin mga bro, baka tumaas siya. Ayan, 15.1 ha. Okay, i-rib mong araw konti bro. Okay. Over voltage na talaga mga bro. 15.9 na. 15.8 na. So, medyo mataas siya ng konti ano mga bro. So lulubuin talaga yung battery nito sa katagalan. Kasi lagpas na ng 15 eh. Lagpas na siya ng 15. Ayan, 15.7. Ayan, 16 na. Pakatataas pa ng 17 yan mga bro. So 17. Ah, nai. May voltmeter ka ba dyan? Ano ba pala eh? Meron na pala yung voltmeter. 16.0 naman. Ayan, 16.0. Ang taas yan mga bro. Mababa. Pag dinis ako, hindi na lahat. Ilan yun pagbukas lahat ng load? 14.2. Mas ganun bro, pagka ganun, lagi na lang dapat bukas lahat. Mas maganda yun. Bukas lahat na. Oh, 30 na lang. Bukas lahat ng load, check natin. Bukas na lahat ng load yan. Mataas pa rin, 14.9. Bukas na lahat ng load yan. Kasi dapat nasa 12.9 to 13.5 na lang. Pag puno yan, ang 15 pa siya mo. Patayin mo nga rin bro, para patayin mo nga lahat. Ay, confirm magsi-17 niya ito bro. Sabi rin, magsi-17 to. Kasi 16 point ano na eh, nagsi-16.8 na eh. So, posible ang battery, ano, hindi patay mo na bro. So, paano ba yun? Ang posibleng may sira dyan mga bro, stator or rectifier. Alin man dun sa dalawa. Alin man dun sa dalawa. So, i-check muna natin saglit kung ano ba yung problema. I-check muna natin yung ano mga bro. I-check muna natin yung rectifier niya. No? Kaso, hindi pa ako nakapagbaklas nito sa buong buhay ko. Siguro yung rectifier nito ay nandito. Tingin mo bro. Nasa una na rectifier nito. Check natin mga bro. Thank you.
So ayan mga bro, kung nakakita nyo, nabaklas na natin ano, at nandito yung kanyang i-check natin. Nasa unahan yung kanyang regulator rectifier, ang taba oh. Ang laki. Diba? The more the big. Malaki siya mga bro. Ngayon, yung malaki yan mga bro ay naka 3 phase yan. Ayan. So pag sinabing 3 phase, tatlong dilaw ang makakita nyo. Ayan. Kagaya ng mga Supremo natin, no? Supremo, Motorstar, Rossi Sigma, ayan, naka 3 phase yan mga bro. So pwede natin palitan ito ng mga pang GY6 na stator, ay stator ng regulator rectifier. Ngayon, i-check natin mga bro kung may damage yung kanyang stator. So tatanggalin muna natin sa socket kasi hindi natin pwedeng i-check nang nakatap or nakakabit dito sa ano, sa rectifier. Check. Tanggalin natin yung dalawang socket mga bro. Yan. So ito mga bro, ano, yung tatlo na yan papunta ng stator yan. Yung green, syempre grounding, yung pula, output papunta ng battery. So paano ba i-check yan mga bro? Kailangan nyo lang ng test light. Kailangan nyo lang ng test light mga bro. Pakuha ka ng test light. Ha? Ito pala. Check natin mga bro, ano. Tapos yung test light, ito ikakabit natin sa ground or sa negative. Hindi, i-start talaga yan. May battery pa eh. Oh, ayan mo na. Okay mga bro, ayan. So hindi siya umilaw. Goods yan. Check natin yung isa. Goods yan. Yung isa pa, dapat hindi rin iilaw. Ayan, goods, di ba? Yung tatlo, hindi umilaw. Ibig sabihin, wala pa siyang connection sa body ground. Okay pa yan, okay pa yan. So paano ba yan pag-check kung goods pa? May isa pa tayong paraan. Ikakabit natin to dito mga bro. Ayan. Yan, kakabit natin. Yan, kakabit natin dyan. Dapat ito iilaw. Yun, umilaw. Sa kabila, umilaw. Diba? Ibig sabihin, okay pa siya mga bro. Ano? Okay pa siya. Ang may damage dito ay, ito yung ating regulator. Okay, patayin mo na bro. Patayin mo na. Yan. So, may damage sa kanya mga bro ay itong ating regulator rectifier. Kasi goods. Goods yung ating stator. Wala siyang groundings or wala siyang putol. So meron dito si bro mga pinagpalitan. Ano ba 'di pag naka-pull? Meron siya dito mga pinagpalitan mga bro, ito. Ayun. So ito ay mga pull whip din siya galing ng Racal. Ayun, so parang lihowa tong isa, TTGR. Ayun. So pwede natin i-convert dito 'yan. Kahit 3 phase siya, pwede natin i-convert, ang convert sa single phase, no. So dito, meron tayong green, pink at dalawang pula na may stripe na puti. Tapos yung dilaw. Ito kasi mga bro, naka AC type, no? Itong iso, itong isa, yung pula na may puti, hindi na natin gagamitin yan. Pero ito kasi mga bro, nagkakaroon siya ng lamang kapag ka umaandar lang yung makina. No? Nagkakaroon siya ng lamang kapag ka umaandar na makina. So pwede tayo magtat dito ng mga ilaw na AC type. Yan. So subukan natin to. Baka hindi pa naman sira itong mga ito. Kasi yan, madami si bro mga pisa-pisa dito. So subukan natin itong ikabit. So ganito lang yung pagkakabit. Yung green sa green, yung pula sa pula, yung dilaw at yung pink dito sa dalawang dilaw. Mamili lang kayo dyan, no? Kahit saan dyan, magkabalay-baligtad, wala kang magiging problema dyan. So, ikabit muna natin. A few moments later. Yan. Ayan mga bro, so bali na ikabit na natin, ano? So ito mga bro, yung green nito, kinabit natin sa green. Tapos yung pula, kinabit natin sa pula. Yung pink, tsaka yung dilaw, kinabit natin dito sa tatlong dilaw. Okay lang yan magkabalibaligtad. Halimbawa, ganito. Halimbawa, ito, nakabit nyo dito, okay lang. Ito, nakabit nyo dito, okay lang. Kasi pare-peras lang naman yan, mga bro. Ano, pare-peras lang naman yan. Okay? So, galing yan ng stator. Ganun yan, mag-convert ng ganitong rectifier. Siyempre, susubukan muna natin yan kung gumagana ba. Yan. So, i-check natin dito ng tester dito sa output, dito sa pula at saka sa green, sa positive at sa ground. Kaya yung pula na yan, papunta yan ng battery. Dadaan siyempre ng fuse. Ngayon, subukan natin. Okay, testerin mo, boy. Mahina ang ating taga-tester. Pasensya nyo na ito, mga bro. Pagpasensya nyo na talaga ito. Wala ito. Sa pula. Sa itim. Sagad mo, ha. Okay, check ka muna. Okay. Kahit sa battery, doon na lang sa battery. Para hindi na dyan. Para hindi ka naman, ano. Yan, subukan natin mga bro, ha. Subukan natin to. Ang battery ay 13 volts, malakas. Tira na to bro, brake. Sa kabila, paano pa brake nga bro. Check natin mga bro, ha. Okay na bro.
dito mababa o, di ba? So 13.4, yan, 14.3, 14.5, grid natin. Yan. So hindi na siya tumataas ng 16, ng 17, ng ano, di ba? So, ano na siya, steady na siya dito sa 14. Ngayon, pag binuhay natin yung mga load niya, babagsak na mga 13 yan. Babagsak na mga 13. So, hindi na yan magpuputukan ng ano. Yan, okay na yan. Yan o. Diba? Goods na goods na yan mga bro. So, hindi na kayang paputukin yung battery niyan. So ngayon, babalik na natin siya. Tapos, paano bro? Ito na lang gagamitin mo. Ito na lang. So titip na lang natin na maayos. Tapos tatago natin. Oh, kahit dito may ano yan. Okay na yan. Yeah. Okay, cable tie na lang natin. Tapos ayusin natin tong mga ano to. Ano to, bro? Hindi mo alam tong mga to sa tao. Hindi ko naman ginagawa. Oh, ayan. Tsaka dito, dami dito mga pinag... Ito, ayan. Ito lang ang dinagdag ko. Itong ako sa... Ito, dito sa ano, sa voltmeter. Oo. Tsaka itong ano, yung sa ilaw ko doon. Yun lang, kinabigyan. Yun lang. Sige. So, yun mga bro, ayusin na natin to ano. At siguro, hanggang dito lang yung video natin. Babalik ko na yan. Okay na rin naman siya. Ayan, so, shout out kay bro. Okay na yan. Ano pala pangalan mo, bro? Aldrin. Aldrin, goods. Yan. So, ibabalik na natin yan mga bro at ayusin din natin tong iba na ito. Titip natin. Pero hindi na ako ang gumawa niyan. Hindi. Ah, di ibig sabihin nung pagkuha mo, meron na siyang ginawa. Nakaganyan yan. Ito, hindi naman mga stock to eh. Hindi nga, kasi nagtaka ako sabi. Kasi hindi ko nang binubuksan to eh. Nung ano ko lang. Ito, sa, ano, sa busina. Pagtipan ko lang buksan. Yan, sa busina. Ito galing ng... Ano ba yung ilaw nito, bro? Ang ilaw niya... Kaya mo siyang mapailaw kahit hindi na andar. Di ba? Kahit hindi na andar. Ito bro, kung gusto mong kumuha ng ilaw, kasi may isang vacuuming wire dito, kung gusto mong kumuha ng ilaw na nakakabit sa stator drive, pwede ka mag-tap dito. Yung mga gamit, yung mga ilaw-ilaw lang. Yan, pwede yan. Yan. Okay. So hanggang dyan lang mga bro, no? So ibabalik na natin yan at magandang araw sa inyong lahat at ride safe lagi. Pero